hindi nga napigilan ng Duterte supporter na si Chris Etchu na mag-react, matapos palayain ng kamera ang dalawang SMNI host na sina Ka Eric Celes at Doc Lorraine Badoy. Makaraang ma-cite in contempt ang mga ito sa pagdinig, bunsod raw ito ng humanitarian consideration, kaya napagpasyahan raw ng Kongreso na pakawalan na ang dalawang host, pagkatapos ng ilang araw na pamamalagi doon. Saad pa nga ni Congressman Tam Bunting, so alam po ninyo, Pasko po ngayon at alam po ninyo for humanitarian reasons, hindi naman kailangan na yan ay magkaroon pa ng humingi pa ng sorry o anuman, eh kami po mismo ang nag-decide, na sila ay pakawalan pareho. Iginiit nga niya, na wala umanong kinalaman ang petition na writ of habeas corpus ng pamilya ni Celes at Badoy sa Supreme Court. Wika pa niya, yes of course, hindi po dito natatapos because we can call them back, if needed in the future. But alam naman natin yung resolusyon ay naaprubahan ng komite, urging NTC to stop their airing, yan po ay naaprubahan ng komite at naaprubahan ng buong plenaryo. So as far as that issue is concerned, sarado na po at doon naman po sila pinatawag on that issue. Kasunod nga nito ay humingi naman ng tawad si Celes sa mga kongresista, sa pamamagitan ng letter of apology, dahil sa pagtawag raw niyang kangaroo court sa Kongreso. Sabi pa niya, ang aking paghingi ng kapatawaran sa komitibo ng Kongreso, ay hindi dahil ako'y nagtanong ng maling datos. Sapagkat ang pagtatanong, maliman o tama ang datos sa public expenditures, ay karapatan ng mamamahayag at mamamayan, may source man o wala, that is very basic. Dagdag pa niya, at ang katungkulan na nasa pamahalaan, ang may mga kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable, at hindi maging persecutor ng mamamayan. Pangalawa, I said sorry and apologize for my disrespectful behavior, sa pagsigaw po ng kangaroo court sa kanila, sapagkat yun ay burst of emotion, sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Dahil nga dito, ay may katanungan si Chris Etch sa dahilan umano ng kongresista, kung bakit pinalaya sina Badoy at Celes. Sabi pa niya, desisyon ko palayain kayo for humanitarian reasons, kasi Pasko naman. Bakit si Santa Claus ka ba? Hirit pa niya, kung ako si Lorraine Badoy, ay ididemanda ko ang lahat ng may pananagutan sa aking illegal na pagkulong, upang ang kanilang mga pangalan ay mabubuhay magpakailanman sa kawalang hiyaan, para sa kanilang pang-aabuso at kanilang kawalan ng parusa at kanilang diktadora. Reaksyon naman dito ng Duterte supporter na si Noel Saripa. Sambit pa niya, do you believe na because of humanitarian reasons kaya pinalaya sina Badoy at Celes ng Kongreso? Because in my point of view dun sa pagdinig, ay hindi po makatao. They were treated as if they were a criminals. Where in fact, ay nagtatanong lang sila, kung totoo ba na umabot sa ganong halaga ang travel expenses ng Speaker of the House. Hirit pa niya, walang source na ni-reveal si Ka-Eric. Humanitarian reasons daw bakit pinalaya ayon sa Congress, pero ang manifesto na pinirmahan ng mga PMA ay nag-request ng immediate release, at naninindigan na hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Samantala, hindi naman pinalagpas ni Chris Etchu ang isang baguhang congresswoman na si Migs Nograles, matapos raw itong nakinabang kay VP Sara at kay PRRD, at matapos din itong nakinabang sa SMNI, subalit ang isinukli ay pagtatraidor lamang daw umano, matapos nitong maghain ng resolusyon sa Kongreso na ipasuspendi ang SMNI, dahil raw sa mga paglabag. Buwelta pa ni Chris Etch, ang totoong talo sa lahat ng congressman, ay si Migs Nograles. Her very young career is shot. You speak some congressmen to follow their speaker, but Filipinos don't forgive a traitor like Migs Nograles of PBA party list. Dabawenyo, nakinabang kay Sara at PRRD by having them endorse her pathetic party list. Nakinabang kay SMNI by being their anchor, and now turns around and traitor everyone, just because she thinks she can get away with it. Dagdag pa niya, sino ba naman ang gustong mamuno sa kanila ng isang traitor? Sino ba naman ang gustong maglingkod sa taong walang utang na loob at walang dignidad? Gawin nating personal na misyon ang paalalahanan ang lahat tungkol kay Migs Nograles, kung kailan at kung mayroon siyang lakas ng loob na tumakbong muli sa 2025. Ito nga ang diretsahang mensahe niya sa nasabing mambabatas, na paano raw nito nagawang magtaksil sa mga Duterte at SMNI na kung saan, ay nakatulong daw ito sa kanyang kandidatura noon, pero pagtatraidor lang ang sinukli, kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito, mag-iwan lamang ng komento o opinyon, maraming salamat po.